Ngayon pa lang, lumulutang na ang mga pangalang posibleng magkaharap-harap sa pagkapangulo sa election 2016. Kabilang na riyan sina Vice President Jejo Marbinay, DILG Secretary Mar Rojas, at Senador Bong Revilla Jr. May report si Sherian Torres. Halos sigurado na raw ang Liberal Party kung sino ang manok ng ruling party sa 2016. Ito raw ay si DILG Secretary Mar Rojas. I do not know exactly what is in his mind, but he said he has not decided. And I assume he has not decided because he wants to concentrate on his job as DILG. But insofar as the LP is concerned, insofar as I am concerned, we believe that he's best qualified for 2016. Sa text message sa GMA News, sinabi ni Rojas na nagulat daw siya sa sinabi ni Drilon na siya ang magiging standard bearer ng LP sa 2016. Maaaring yun daw ang plano o projection ni Drilon, pero nakatutok daw siya sa kanyang trabahong labanan ang kriminalidad, kaya di raw niya naiisip yun. Noong election 2010, nagdeklara na si Rojas na kakandidato sa pagkapangulo. Pero sa paglutang ng pangalan ng nooy si Senador Noynoy Aquino, nagparaya si Rojas umatras para sa kandidatura ni Aquino. Matatanda ang mahigpit ang naging tunggalian ni Rojas at Jejo Marbinay sa pagka-vice presidente noong 2010 na umabot pa sa electoral protest. At posibleng muli silang maghaharap para naman sa pagkapangulo sa 2016 dahil matagal na sinabi ni Binay ang kanyang balak na tumakbo sa pagka-presidente. Sinubukan namin ma-introduce si Binay pero nasa meeting daw ito. Sabi ng kanyang tagapagsalita, tinatanggap nila ang pahayag ni Drilon sa pagtakbo ni Rojas dahil may otoridad naman daw itong magsalita sa mga ganitong bagay bilang campaign manager ng LP. Ang Lakas Christian Muslim Democrats Party naghahanda na rin daw para sa 2016 presidential elections. Sinabi ni House Minority Leader Danilo Suarez na ang napupusuan ng partido na isabak ay si Senador Bong Revilla Jr. na presidente ng Lakas. Sabi ni Revilla, wala pa raw siyang desisyon tungkol dito. Well, napag-uusapan pero syempre too early para pag-usapan. Dito muna tayo sa trabaho natin sa Senado. Ready kayo, sir? Paghahandaan. I cannot say that I'm ready, but paghahandaan natin. Sherian Torres, GMA News.